May banat si Bato de la Rosa doon sa nangyayaring Quad Committee patungkol sa AJK, War on Drugs, tapos Pogo. Basta apat yun, di ba? Hindi ko matandaan yung isa pa. Basta, correct me if I'm wrong na lang. Ngayon, bumanat si Bato. Anong banat ni Bato? Ito, pakinggan nyo, mga kaeksena, oh. Inakusahan ni Senador Bato de la Rosa si House Speaker Martin Romualdez. Tawag dito, ulitin ko sa mga tatanga-tanga mga DD shit dyan, ha. Huwag nyo akong ikino-compare at huwag nyo akong inaanong dito. Hindi ko trip yan si Tambaloslos. Ha? At wala akong balak ipagtanggol yan. Okay? Ang pinag-uusapan natin dito si Bato. Eh bakit mo sinasabi yan, Direk? Defensive ka masyado. Kasi marami pumapasok na tatanga-tanga eh. Hindi naman nanonood sa atin. From the very, very beginning, ayaw na ayaw ko na dyan kay Tambaloslos. Pasensya na po, ano, opensa sa mga hindi po nakakaalam, no? Sa past video ko po o live ko, sinasabi ko yan. Ang ayaw ko kay Tambaloslos ay lagi siyang nandyan, naka-epal dyan. Ay ako nang ganun, ano ka, si Rapi Tulpo? Oh. Basta alam nyo yung mga datihan na dito, alam nyo yung reason ko but hindi ko magusto-gustuhan niya si ano, si Speaker Romualdez. Kaya ako nang ganoon, kaya ako nang pabibo, kaya ako nang paepal, 'di ba? Huwag na kayo, huwag kayo masasaktan, pero kung masasaktan kayo, eh wala akong magagawa. Ako 'yun eh, 'di ba? So bahala na kayo. Oh, tuloy natin. Oh. Bilang nasa likod umano ng mga investigasyon ng kamera sa Duterte drug war. Yan ay para magamit umano ang mga malalaman laban sa kanila sa International Criminal Court. Ito problema kay Bato, di ba? Minsan na nga lang bumanat ikaw, Bato. Minsan ka na lang mag-rebat, sablay ka pa. Nagbintang ka pa, wala ka namang kasamang ebidensya. Wala ka namang kasamang ano, kwento ka lang. Kaya nangyayari sa hearing mo, Bato, walang kwente. Kasi yung mga kinukuha ni Bato, kahit sa mga hearing niya, mga sablay. Mga hearsay-hearsay lang din. Diba? Bukod sa ganun pa, bias na bias pa ang kumag. Nakatutok si Tina Pangnibantere. Sa mga pagdinig ng Quadcom panel sa mga isyu ng droga, Pogo at extrajudicial killings, may mga testigo nagbitiw ng mga alegasyon laban sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kasama sa mga napuntirya, si Senador Bato de la Rosa. Napuntirya daw. Oh, sige. Na nagsilbi noong PNP chief. Sa panayam, direktang sinabi ni de la Rosa na naniniwala siyang ang nasa likod ng investigasyon, ang speaker umano ng kamera. At ang... Oh, naniniwala ka lang. Sa bagay, opinion mo yan. Everybody's entitled with their own opinion. Wow, English. Pero ang problema, may akusasyon ka eh. Hindi opinion yun sa'yo, Bato. May bintang ka na eh, di ba? Ngayon, patunayan mo talaga kung si Tambaloslos nga ang may pakanan yan. Dahil sa gagawin mong ganyan, at pagbitaw mo ng ganyang sinasabi mo, marami kang mga kongresistang masasagasaan dyan, di ba? Intensyon umano, makakalap ng ebidensyang magagamit sa kaso nila ni Duterte sa International Criminal Court. Kung sino nasa likod nitong mga committee na ito, ay yung Speaker of the House, di ba? Oo, ngayon, patanong pala siya. Tingnan mo to. Di ba? May question mark ka, hindi ka pala sigurado, bintang ka ng bintang. Halak ka! Magaling ka talaga, Bato, no? Kaya mahirap talagang paniwalaan to si Senator Bato eh. Kasi, wala kang makikitang Bato, ha? Literal na Bato, na may utak. What the fuck? O, saan kayo nakakita ng Bato, may utak? Di ba wala? Oh. Mm. At, alam ko, is the same person na nag-convince eh. Yung mga opisyal na gustong bumaligtad at mag-execute ng apidabit laban ka na sa amin ni President Duterte para sa ICC. I am expecting na itong ginagawa ng Quadcom na investigation ay pwede na itong gamitin laban sa amin doon sa ICC. Aba, bakit ka natatakot ba to? Di ba? Kung wala ka naman talagang kinalaman at kasalanan, ba't ka natatakot? Kahit pa may quad committee nangyayaring ganyan, kung talagang hindi ikaw ang tawag dito, kumbaga alam mo sa sarili mong wala kang ginawa, ka matatakot, di ba? Oh.
Hinihinga namin ang pahayag si Speaker Martin Romualdez. Pinabulaanan din ng Quadcom ang sinabi ni De La Rosa. My name is Earl. Uy, boses panic mode na si Pebbles. Paano panic mode? Oh. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. Paano yan ba to? Kawawa ka naman ba to? Di ba? 100 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Especially kapag yung mga ebidensya ay lulutuin namin para lang to cater on certain personalities like the Speaker. Mahirap yun. Binuo raw ang mega panel Quadcom dahil nakita ng House Committees on Dangerous Drugs, Public Order and Safety, Human Rights at Public Accounts na konektado ang kanilang mga iniimbestigahan. Oy, totoo naman, magkakaduktong naman yung mga yan eh. Kesa dalhin mo pa sa mga senador kagaya ni Bato. Si Bato pag iimbestigay mo, sus Mar Yusef na yan. Halak ka. Wala mangyayari dyan. Oh. Yung mga gustong mag-witness can only be entertained by the Quadcom provided that they execute a sworn statement and a duly notarized document. No? That's the only requirement that we have. Kasi para din hindi kami naman maipit. Nakatanggap din ng Quadcom ng liham mula sa anak ng dating Pangulo na si Davao City 1st District Representative Paulo Duterte na may mga question daw sa isinasagawang pagdinig. We received a letter. No? Marami siya mga sinasabi doon na questioning ano, yung proceeding namin. But we haven't taken action yet on doon sa kanyang mga letter na pinadala. Kasi I think na na-resign. Ba't hindi siya umatend? Di ba? Letter ka ng letter dyan, pulong, hindi ka na lang umatend, doon ka magdadaldal. Di ba? Pahayag mo yung gusto mo sabihin. Sip namin yun nung mismong hearing na. Di ba, Luna Santos? And, medyo 3 pages ata yun, so hindi na namin na-tackle siya. But definitely, we will tackle that. Dagdag ng Quadcom, pwede naman daw dumalo si Representative Duterte sa pagdinig anumang oras. Hinihinga namin ang pahayag si Representative Duterte. Sinikap din namin kumuha ng kopya ng sulat ni Representative Duterte, ngunit sabi ng isa niyang tauhan, hawak pa ito ng kanyang mga abogado. Oh? Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, Nakatutok, 24 Oras. At ito pa mga kaeksena, karugtong yan, kung saan nga yung mga kongresista kumontra dahil sa bintang ni Bato. Lag ang ilang kongresista sa alegasyon na mayroong nag-utos para buuin ang 4 na... Ba, nag-i-improve si ate ha. Napansin nyo ba yung newscaster o mga anchor ng UNTV o PTV4? Nag-i-improve no? Kasi dumadami na rin yung subscriber nila, lumalakas na rin sila. At congratulations UNTV. Tignan mo si ate, nag-i-improve. May pag-ganon-ganon na siya ng buhok. May pa-wave-wave na. Tapos marami na rin siyang alahas. Ako nga dito, 2 taon na ako nagpo-political vlogging. Tignan itsura ko. Mukha pa rin ako magsasaka. Hindi, charot lang. Napansin ko lang. Natutuwa ako sa PTV4 at nag-i-improve sila. Gumaganda na yung kanilang pagbabalita. Dati parang ano lang, 'di ba? Parang basic na basic lang sila. Tapos, 'di ba? Nagkakaroon na sila ng ano, ng moment ganyan. Kaya congratulations sa inyo ha. Oh. Maayos na eh, 'di ba? Oh. Kumita sa camera. Ay, PTV nga. Ito naman si Sherwin masyad, tatabaan ka sa akin eh. Halak ka. Sinabi ko na nga yan na nga PTV o PTV. Nakalagay PTV. Sorry na. Pwede, magkakamali. Perfecto ka? Halak ka. Pag ganyan ang ginawa, mamalasin tayo. Ganun. Aminado naman ako, hindi mo ka perfecto, nagkakamali ako, huwag niyo naman ako masyadong inaano, pinapahiya niyo ako sa live ko eh. Charot lang, hindi ako pikon no, sa paking kita. Joke lang, di ba? Magsasaka direct pero may hasyenda, ay wala ako niya. balik na tayo, nangangalay na si ate. Tuloy natin. Na nag-iimbestiga sa war on drugs.
extrajudicial killings at pogo operations noong panahon ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yan ang ulat ni Noel Talakay. O, di ba, gumaganda na yung ano nila, oh, style ng pagbabalita ng ano, PTV4. Oh. Walang sino man nag-impluwensya o nag-utos para buuin ang House Squad Committee. Ito ang nilinaw ng mga kongresistang sina Robert Ace Barbers at Dan Fernandez. Sabi nila, hindi lang apat na komite ang nagdesisyon nito. Unang inilatag sa plenaryo, pinagdebatehan hanggang nag... Ano daw? Direk, napanood ko si Jason sa bakit mukha siyang bulldog ngayon. Baka hindi nakakaihi ng maayos. Baka manas. Kaya bulldog manas, ibig sabihin, ganun yun, di ba? Pagka hindi maayos ang ihi mo, magkakaroon ka ng urinary channeling infection cymology. Wala, joke lang. Di ba ganun yun? Ha? Pag hindi ka makaihi na maayos, mag-ano ka, mamanas ka. Tuloy natin. Kasundo ang mga miyembro ng mababang kapulungan. Kung i-accuse nila si Speaker na binuo namin to or nangyari to dahil sa utos ng Speaker, that is so unfair. And ako mismo, hindi ako papayag na gamitin ako para sa isang political agenda. After all, I'm not... Ikaw, papayag ka ba na gamitin kita? Halak ka! Kong, payag ka ba? Gamitin kita, one time lang. Charot lang, syempre. Not running for any higher position or sa national, but hindi naman 'to makakaapekto sa amin eh. That's the reason why nang binabanggit na may politika, tapos may utos si speaker. Mm. Ako, alam mo, 300 plus kami mga congressmen doon eh. And they can never dictate on us. Kasi nga merong commonality among four major committees ng House. Mm. Kaya we decided na mag-form na lang ng isang malaking committee at ipatuloy yung mga investigation na ginagawa nitong apat na committee nito. Ito ang depensa ni na Barbers at Fernandez sa mga bumabatikos sa pagdinig ng House Squad Committee. Bakit naputol? Putol! Halak ka! So yun, mga ka-eksena, naputol. Di ko sinasadya, ah. Putol pala yung balita na yun. So ganito na lang, mga ka-eksena. Punta na natin, susunod natin yung balita. Halika na, type action na, putol yung balita na yun. Bad trip, puputulin ko rin kayo.